Sound check, mic test. Seating capacity po doon sa beach? 3,000 ang seating capacity. Yung full. Pero so aside from basketball po, since FIBA style nga po yung wood, may expected po po or parang mga games? Pwede siyang i-convert sa volleyball court. So maglalagay ka lang ng net o ng basketball. Pwede siyang i-convert sa volleyball and basketball. Tapos pwede rin siya. Badminton.
bukod po sa interior po, yung bleachers and yung floors, ano pa po yung ibang na-renovate din po? Ito, pinakabago. Pangatag yan. Dati nandito sa taas, hindi mo siya makita. Ito, lighted, well lighted. Tapos itong fence natin. May pausa. Ginawa din ito. Aside po ba dito, may other projects pa po ba na parang binabalak na maging ganito rin katulad ng sa San Andreas Sports Complex? May swimming pool, may tennis court sa taas, so may barangay hall and sa mga offices. So, sir, meron pang Del Pan Sports Complex, Kapitan Sports Complex, Tondo Sports Complex. Sir, open po ba sa public tong sports complex natin? Yes, ano lang na, ayusin na rin yung schedule. Meron dito mga companies na nag-rent dito eh. So, ayusin lang ng PRB yung scheduling sa public. Basta ayusin lang yung schedule niya. Then, pwede mo siya gabitin. Sige. Thank you po, sir. Yun yung mga bata ko sa paligid. Kaya nga sinayaan ngayon ang bagong San Andres Sports Complex na pangungunahan ng ating punong lungsod, Francisco Isko Moreno Domagoso at Vice Mayor Hani Lacuna at Vice Mayor-elect Yul Serbo. Tumayo po ang lahat para sa isang maiksing panalangin na pamumunuan ng inyong lingkod, Binibining Karen M. Gapas. Amang makapangyarihan, nandirito po kami lahat na nagkatipon-tipon. Maraming salamat po sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin araw-araw. Patawarin po ninyo kami sa aming mga nagawang pagkakasala at pagkukulang. Naway sa gabing ito, ay bigyan po ninyo kami ng talas na kaisipan upang ganap naming masaksihan ang bagong San Andres Sports Complex na pinaganda ng ating lungsod ng Maynila at dinadalangin din po namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga pangsariling kahilingan. Naway tingin mo ito sa iyong dakilang pangalan na anak na si Jesus. Amen. Lagay po natin ang ating kanang kamay para sa pambansang awit. Mga kababayan,
sang-awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, kaya sa sinahalan, alam ng puso sa dikit ko'y buhay. Upang ilinang, kuyat ka ng mag-ibig, sa manlulubing, di ka pasisigil. Sana nakatutok sa simay at sa labit ng pangraw, ay hinatak nila tawin sa pagkaya nila. Muna nating batiin ang ating mga napakasipag na mga konsehal na naririto. Unahin na po natin ang ating konsehal mula sa 5, Konsehal Mon Yupanto. Narito din po ang ating konsehal, Konsehala Laris Borromeo. Magandang gabi po sa ating konsehal, Konsehal Chari Ortega. Ating konsehal Hison. At ang ating konsehal konsehal Isip, Rick Boy Isip. Upang bumati po sa ating lahat, narito po ang ating direktor na napakasipag, Director Pio Morabe, at upang ibigay po sa atin ang ating Yorme Francisco Isko Moreno Dumagoso. Magandang gabi po sa lahat, ating mga bisita, ating mga konsehal sa 5th District, no? Ating mga bisita sa mga barangayan, ating elect Vice Mayor Yul Servo, ang ating Mayora, Anil Lacuna Pangan, ang ating Yorme, Isko Moreno, nandito din po ang ating masipag na engineer, tawag ka. Engineer Andres.
So, ito lang konting bananalita lang mula sa akin, no? Kasi lagi nababanggit ni Mayor na kailangan niya ng magandang ospital para sa kalusugan ng tao, mga pabahay para sa ating mga Manilenyo, edukasyon, mga eskwelahang nagagandahan, trabaho, at ngayon, pati rekreasyon ng pampalakasan sa sports ay nandaan na rin niya. At unti-unti po to, kada distrito po, meron tayong mga sports facility na bubuhayin ng ating incoming Mayor Hani Lacuna. Ay naasahan po natin yan kasi yun, mula nung ano, nagamit yung quarantine facility ng ating mga sports complex at unti-unti na nating inaayos at nagagamit ang ating mga taga-Manilenyo. Hindi na po ako mapakahaba at papakilala ko po ang magbibigay ng mensahe ang ating mahal na Yorme Sco Moreno. Thank you, Director Pio. Palakpakan natin ang mga taga-parks, Recreation Bureau, ang ating minamahal na incoming Mayor Hani Lacuna, incoming Vice Mayor Yul Servo, mga kusyal natin, Kusyal Boy Isip, Chari Ortega, Laris Bermeo, Monyo Pangko, Engineer Sadat, at Architect Palmoris, Engineer Andres, mga taga-engineering, at iba pa iba pang mga department heads, mga kawani ng ating pamahalang lusot, mga barangay chairman, mga taga San Andres. Welcome, kung maalala ninyo dito sa mga taga San Andres, no? Dati rito, no, nagpupunta tayo, ang gulo-gulo, talagang, you know, tapos dumating pa ang pandemya, ngayon at least, may babalik natin muli sa taong bayan ang pasilidad na ito at magiging pwede na maglaro dito yung NBA. Pwede na tayo mag-host ng mga national competitions, lalo na sa basketball. At alam naman natin, no, yung basketball ay paboritong-paboritong laro ng mga Pilipino at Pilipina. At tayo naman, maraming salamat sa mga taga Pit District sapagkat ito'y naipagkait sa kanila ng mahabang panahon dahil sa pandemya. Ito naging storage facility ng pagkain. Yung kinain natin ng 6 na buwan, yung mga food boxes. At saka yung nakaraang itong January, February. At ito'y naging quarantine facilities din. Ngayon, marapat lamang ibalik ulit sa tao. At pag binalik sa tao, dapat hindi lang maayos, talagang pang-complication pa. At tama po yung sinabi ni Director Pio. Kailangan pagkagagawa tayo ay yung talagang maayos. Yung kapakipakinabang at maliwalas na pasilidad. At masaya ako nandito kayo ngayong gabi at mapasinayan ang ating kasama ang ating minamahal na Vice Mayor Hani Lacuna. At sa mga batang Maynila, naku, Diyos ko, tutulo ang laway. Nakakatulo ng laway ito pag nakita ninyo mamaya. But I always wanted you to be proud bilang batang Maynila. I always wanted you to have the best. No? Yung Manila Zoo, nakita ninyo, Hospital ng Maynila, ito naman, halos 1 kilometer lang, square kilometer, ng maraming mga naitatag na mga pasilidad. So muli, ingatan nyo ito, hindi araw-araw Pasko. Ingatan ninyo, pag malasakitan ninyo, mahalin ninyo. Kayo ang may-ari nito, ang taong bayan ang may-ari nito. At simula ngayon, at least, magagamit na muli ng mga batang Maynila at mga taong dadako sa lungsod na Maynila. Sa inyo, excited na sila. At yung sinasabi rin ni Pio na inaayos natin ang mga ganitong klaseng pasilidad. In fact, pag nakita nyo yung mga swimming pool natin sa buong Maynila, pwede na po tayo magtayo at nag-uumpisa na magtayo ng Manila Water Polo Team. Kasi isang sports yun na nagagamit na yung pool at the same time as a sports facility.
Maraming salamat naman kay Dale Evangelista, isang barangay chairman sa Tondo, na nakakaisip na mabuo nila Pio at sampu ng kanyang mga kasama. Hopefully, maging competitive tayo. O sampi, makapag-produce tayo ng mga batang Maynila. Ang social na ng sports nyo, water sports. So, hopefully, someday, somehow, tuloy-tuloy lang yan at ako'y naniniwala na yan ay tuloy-tuloy sa pamumuno at pagpapalaga ng ating incoming Mayor Hani Lacuna. So, muli, to our friends, mga vloggers, lagi nyo susunda si Hani. Tutulungan nyo siya. At maraming salamat sa inyo dahil tinutulungan nyo kami ma-promote ang Maynila at masabi natin sa bawat Pilipino, welcome po kayo sa Maynila. Magandang gabi. Pagpalain naman kayo ng Hampong Manila. God first. Thank you. Welcome po tayong lahat sa bagong San Andres Sports Complex. Maaari na po tayong tumayo at pumasok sa loob at simulan ang ating maiksing seremonya. Thank you.
Thank you.
Okay.